sir. Kahapon po, walang patumpik-tumpik general season ang naging pagpapahayag ni former President Rodrigo Duterte. In-identify niya si Congressman Arnie Teves at ang kanyang kapatid, pati si Henry Teves, na naging congressman din, na pinagmumula ng political warlordism and terrorism sa Negros. And even pointing out directly to Congressman Arnie Teves na ngayon ay wala sa bansa, umalis, sabi ni Pangulong Duterte, ito ang mastermind. Hindi ka namin gustong ilagay sa spotlight, but no less than the President, former President Duterte himself ang nagsabi. Paano po ninyo sinisecure ngayon, sir, ang Negros Oriental, given the fact na tumutugma na ngayon sa mga revelations ang involvement ng malalaki at malalakas, may impluensyang politikong mayayaman na nai-involve pala sa ganitong gawain, no less than former President Duterte ang nagsabi nito. How do you do the conduct of your functions now para i-secure ang iba pang mga gustong lumantad na mga testigo at mga magko-complain tungkol sa warlordism and terrorism sa Negros? Well, Kai Eric, yun nga, yung ating 302nd Brigade under Brigadier General Leo Peña, nagdagdag tayo ng additional forces sa brigade niya. Iniwala naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman ang droga at si Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo. Ani Duterte, nabatay sa salaysay ng dalawang suspect na si Teves ang mastermind, ay dapat nang magsampa ng kaso ang pulisya. Inirekomenda rin ng dating Pangulo ang pagkansela sa passport ni Teves pagkatapos na masampahan na ng kaso. Sinabi ni Duterte na maswerte si Teves dahil hindi na siya ang kasalukuyang presidente. It was perpetrated by the New People's Army or a result of a political vendetta. Before the COMELEC, and you were ousted. You were ousted. You are ousted, you are out of work, and you become desperate. And these are the things that are happening now. I think that at the start, the Secretary of Justice was worried about this thing, the killings of local officials. Pero yung marami yan, kung gusto talaga ninyong Sheriff, marami ang pinatay ng NPA, yung mga pro-government barangay captains. Lalo na yung barangay captains who choose to be armed and fight the communist. One day, ang lalayo kasi ng bahay nila sa barangay, if he finds himself in a situation, at early one morning, magkatok yung NPA,